si Ding Dong, si Alden, pati na si Kiray. Meron daw mga kamukha na panay ang TikTok. Uy, GCQ na! Pero hindi ka pa rin makasabay sa mga nagtitiktok dahil ayaw mong umarte-arte at sumayaw? Pwes, baka ito ang TikTok para sa'yo. Kailangan lang magpaka-mysterious. At ihanda ang great reveal! Yun nga lang, kailangan meron kang ka-look-alike na celebrity. Ito ang hashtag look-alike challenge. Ang unang kumasa all the way from Dubai. Sino kaya ang ka-look-alike niya? Oh, sa mga hindi nakahula, again. Alden Richards, is that you? Hi mga Dabar Gods, akala nyo si pambansang Beto, no? Siya ang OFW na si Ian. Ka-look-alike daw ni Papa Alden? Mula sa forma, style ng buhok, pati dimple. Alden na Alden talaga. Ganto pong umiti si Alden. Naka-lockdown daw sa Dubai nung ginawa ni Ian ang kanyang TikTok entry. So far, umabot siya ng mga 1.1 million views po. Sa tuwing lumalabas ako, di ko in-expect na may mga taong nakakakilala sa akin. Medyo nakakahiya sa umpisa, pero ngayon, na-enjoy ko naman kasi syempre, idol ko yun eh. Kung mahal mo ako, ba't di akong piliin mo, Joy? Pero sa likod ng kanyang dimpled smile, may pangamba. Dahil kasi sa lockdown sa Dubai, nawala ng trabaho si Ian. Wala pa rin daw kasiguruhan kung makababalik siya. 3 years na po ako dito sa Dubai bilang isang florist. Nung nagkaroon ng virus, isa pa ako sa mga kabayan na nawala ng trabaho. Mahirap lang kasi yung feeling na gusto mo nang makasama uli yung family mo sa Pinas, yung mas naho-homesick ka po. Kaya katulad na mga ginampanang karakter ni Alden na si Ethan, si Ian, naghahanap din ng paraan para mabuhay. Pansamantala akong nag-online selling para kahit paano mayroong pangkain. Pero habang ini-interview namin siya, may biglang nag-zoom na photobomber. Sino siya? Hala, ilo totoo ba to? Bago namin yan i-reveal, next TikTok entry muna tayo. Mahuhulahan nyo kaya ang kanya raw kamukha? Siya si Andy, ka-look-alike daw ni Ding Dong Dantes. Si Andy, naka-work from home ngayon dito sa Bataan. 20s pa akong tawag rin sa akin, Patrick Garcia, pero noong afternoon, naging Ding Dong na. Medical representative si Andy. Bago daw magka-pandemya, marami na raw talaga ang nakapapansin na kahawig niya si Ding Dong. Madalas tinitingnan ako ng mga tao, sir, kahawig mo si Ding Dong. Meron na din mga ilan na nagpa-picture sa labas. Kahawig ko raw si Ding Dong magmula sa ilong hanggang pataas, hanggang sa kilay. Katulad ni Ding Dong, si Andy o si Andong, pamilyado na rin. Meron na rin akong Marian, tsaka meron na rin akong Baby Zia. Naalala ko nga nung nililigawan ko yung girlfriend ko pa, na wife ko na ngayon. Sabi niya sinagot daw niya ako kasi medyo hawig ko si Ding Dong. Sa tuwing may bibisita ng araw sa kanilang bahay. Nakikita yung mga family portrait namin. Oh, Dante's family, ganyan sila. I look up to him then in terms of handling yung family. Na-inspire din ako na pagbutihin yung family ko. Hindi pa tapos ang laban dahil meron pang humahabol all the way from Calbayog, Samar. Mula sa chinitang mata, lalo na pag ngumiti, ibaba na ang kilay dahil ang beauty raw niya, Kiray na Kiray? Hindi po ito si Kiray!
dati po, nung bata pa po ako, ayokong tinatawag na kiray. Nang high school na po ako, parang wala lang po sa akin. Nagustuhan ko lang po siya. Kasi po nakakatuwa po siya. At hindi lang daw mga magulang niya ang nakakapansin na kamukha niya ang komedyante. Napapansin ka sa school? Opo, napapansin din nila po ako kasi pareho po kami ni Kire na mahilig po magpatawa. Tumataas po yung confidence ko at marami na po akong mga kaibigan ngayon. Si Siang, pursigido raw na makapagtapos ng pag-aaral kahit pa may COVID-19. Kahit hanggang ngayon po na nag-aaral po po ako, ginagawa ko rin po yung makakaya ko para makatulong po sa pamilya ko. Na-inspire ako kay Kiray dahil po sa pangarap ko rin po maging artista. Kung kaya niya, baka kaya ko rin po. Samantala, balik tayo sa Alden Richards look-alike na si Ian. More on positive side na lang po yung iniisip ko. Habang ini-interview ng aming team si Ian, may hindi inaasahang nag-join sa aming Zoom interview. Pwede ba nga sumali sa usapan? Lula! Sa pagkakataong ito, hindi na po kayo namamalik mata. Siya na nga ang totoong Alden Richards. Natutuwa ba ito? Ano yan? Hi po, idol. Actually, hindi lang matanggal yung sombrero ko pero kakapagupit ko lang din. Clean cut, yung dimples, pareho. Yung ganito po. Yun no? Magkamukha kami niya, papasa kami magkapatid sa teleserya niya. Thank you po, malaking bagay po galing sa kanya. Mas lalo ko kung dadagdagan yung mga TikTok videos ko po nito. Thank you sa lahat kasi ako yung napili mo na gayahin sa TikTok. Narinig ko nga na nawalan ka ng trabaho and hindi talaga naging madali. Ang daming nabago sa atin. Pero maganda yung ginagawa mo ngayon. Tinutulungan mo yung sarili mo na hindi ka matalo nung nangyayaring sitwasyon ngayon. So saludo ko. Mahusay na paraan yan. Ang lagi lang dapat nating tinitingnan sa buhay, yung what's yet to come. In future. Kasi kung ano yung current things na nangyayari and yung mga nangyayari sa nakaraan, hindi na natin kontrolado yan. Ang tanging mga bagay lang na under our control is yung motivation, yung paniniwala na tomorrow will bring another story in your life. Tomorrow will be another day to find something or someone worth fighting for. Napakagandang example ka ng mga taong naapektuhan ng pandemic pero lumalaban pa rin sa buhay. So, saludo kami sa'yo. Hindi ako makapaniwala. Yun, sobrang inspiring po talaga. Idol ko po yun eh. Alden, thank you po. Sana makita kita sa personal. Sige, okay, pagpunta ko dyan ulit. No problem. Sige po ha. Asahan ko po yun. Tingin sa salamin, mga kapuso. Baka hindi lang kayo artistahin. May kamukha pang celebrity. Papasa kami magkapatid sa teleserya niya. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.